Hello mga kagingyens, for today's video ay magmo-motivate tayo. So yun na nga, ang mahal-mahal na ngayon ng bigas mga kagingyens, ano? At nung kahapon ay na-alarma ako dahil napagalaman ko na ang mga nanay dito sa amin ay gusto nang umalis dahil wala na nga ang pagkain. Kaya gusto na nilang magsipag-alisan at magpupunta na sila sa Maynila. So bakit nangyari ang mga ganon? So isi-share ko lang ang aking karanasan. So nang nabalitaan ko na magmahal na pala ang bigas, meron lang akong 5,000 pesos sa aking bulsa. So ang ginawa ko, mura pa ang bigas, nasa 1,080 pa lang ay bumili na ako. So ayan, nag-stock na nga ako ng bigas dahil mahal na nga, kahit 5,000 lang yung aking pera. Kasi yung ulam ay pwede naman nating maremedyohan. Tulad ngayon, wala na akong pera. So nanguha lang ako ng mga gulay sa paligid. Nanguha ako ng gulay, kaya ang ulam ko ngayon ay adobong puso lamang ng saging. So, kahit adobo lang yan, at least may kanin. Kasi, nakikita ko yung mga iba na bumibili sila ng paisa-isang kilo na sa 60 pesos. Ay nako, magkanong abutin ng 60 pesos na yan? Sobrang mahal na. So, salip na rin na bumili ka rin kayo ng gulay, magtanim na rin kayo. Ano, tingnan nyo ko. Oh, wala akong lupa. Nagdadakot lang ako ng lupa doon sa taas. Doon sa dito ako sa dagat. Wala akong lupa, pero may garden ako. Oh, ayan. Laking tulong na rin yan para hindi ka na magbili ng gulay. Makatipid ka. Ganyan, oh. Meron pa akong malunggay doon at mga tanglad. Pero ang aking pusa na baliw, gusto na akong kainin. So ganyan dapat ang ginawa ng mga nanay. Kung ano yung in, kung ano yung dapat bilhin, bilhin na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa na marami pa kayong iniisip. So, halip na rin bumili kayo ng tinapay na sobrang mahal. Kung nandyan lang naman kayo sa bukid, bumili na kayo ng saging. Itong saging na nabili ko, ang isang buwig nito ay nasa 100 pesos. Ito na lang natira sa loob ng isang linggo. At kung mga bagong may asawa naman kayo, huwag naman kayong lagi lang kayo mag-aanak. Mag-family control kayo. Ako nga, nag-family control ako. Hindi ako gumamit ng pills. Yung natural family planning lang. Oh. At ito pa, oh. Nakita nyo ba yan? Oh, isa din yan. Hindi rin ako masyado makapagtrabaho dahil meron nga akong autism kid. Kapag na ano yan, magwawala yan. Oh, kayo, libreng-libre lang kayo na gumalaw. Libreng-libre lang kayo na gumalaw. Wala kayong yung mga ganyan na mga anak. So, bakit hindi kayo makapagtrabaho? Sa halip na kayo magmamarites. Magmamarites sa kapitbahay nyo, maraming utang. Ay, itanim nyo na lang, magtanim na lang kayo ng mga gulay dyan sa bakuran nyo. Kung wala naman kayong lupa, mag-ano kayo, gamitin nyo yung mga basura, yung mga plastic. Dyan, mga palanggana na pwede nyo paglagyan ng mga lupa. Gamitin nyo para makapagtanim kayo. Huwag yung puro marites na lang kayo at pinagpakialaman nyo yung buhay ng mga ibang mga kapitbahay nyo. Pakialaman nyo ang buhay ninyo, ang sarili nyong buhay, ang atupagi ninyo para hindi kayo lalayas. Iiwan yung mga anak nyo, sobrang mahal ng bigas. So yan lang mga kagingyens for today's video. Thank you for watching.